Hi, it's me, Cram LL Bambo. Please like, share, and don't forget to click subscribe and click the notification bell. Okay, so let's start with my top 10 favorite blogger. Number 10. Josa Poco. Yes, ang top 10 ko po ay si Josa Poco dahil nakaka-good vibes yung mga video niya. Aminin na natin niya. Nag-start siya dun sa first video niya na Tatlong Bibe. Hi, Tatlong Bibe, akong nakita. Diba? So, dun pa lang nakuha na niya yung attention ng madilang people. Kaya ang dami-dami niyang likes and views. At from the start na nakita ko siya, pinalo ko na kagad siya sa Facebook at inabangan na lahat yung mga video uploads niya. Yung pinaka-favorite ko na video ni Josa Poco is yung sobrang emote siya na may hawak na manok na naka-swimsuit. Tapos bigla siyang tinuka ng manok, hinabol siya ng manok. Tawang-tawa ko noon at sabi na, sino may favorite kay Josa Poco? Comment down below. Number 9. Angeline Quinto. Yes, ang number 9 ko po ay si Angeline Quinto dahil bago pa lang po siya sa pagbablog. Hindi ko po alam kung 1 year or less than 1 year pa lang po siyang nagbablog. Kasama niya yung Team A crew. At sobrang nakaka-enjoy siyang panoorin dahil sobrang natural niya. At alam naman natin na merong medyo pagka-komedyante si Angeline Quinto. Natural na komedyante si Angeline Quinto. And yung pinaka-favorite ko na video niya ay yung nag-visit si Angeline Quinto dun sa bahay ni Miss Regine Velasquez Alcacid. Kasama niyo yung Team A crew na nung pagpasok nila dun sa bahay, eh nakanganga lang sila, na starstruck sila kay Ate Reg. At bago yun, pumunta sila sa palengke para pagluto si Ate Reg. At nag-enjoy ako at sobrang saya kong makita yung video niya. Eh, kumanta siya dun sa gitna ng palengke na ang daming-daming tao. Kaya isa rin siya sa pinaka-favorite at idol ko na singer at artist. Idol kay Angeline Quinto sa pag-vlog, please comment down below. So tapos na po si Angeline Quinto sa number 9. Let's move on to number 8. Baninay Bautista. Yes, si Baninay Bautista po yung number 8 ko kasi sobrang nakakatuwa po siyang panoorin. Sobrang nag-e-enjoy din po ako kapag pinapanood ko yung mga videos niya at mga vlogs niya. Lalong-lalo na kapag yung first time niyang ginagawa. Sobrang havi na havi sa mga tao, tsaka havi na havi sa akin. Kaya gustong-gusto ko rin siyang panoorin every time na buksan ko yung YouTube ko. Hindi ko pwedeng hindi i-check yung channel niya. Ang pinaka-favorite ko na vlog ni Baninay is yung first time niyang sumakay ng aeroplano, first time niyang mag-travel, mag-out of town yata. And sobrang takot na katakot siya noon. Sobrang yung makita mo yung mukha niya is sobrang takot na takot talaga siya. Parang yung first time kong mag-airplane din. Kung sino yung may favorite kay Baninay Bautista, please comment down below. So, tapos na po sa number 8 si Baninay and let's move on to number 7. Puso, makulang buhay. Will Dasovich. Yes, Will Dasovich po yung number 7 ko. Hindi ko alam kung tama yung pagka-pronounce ko ng apelido niya. Si Will yung number 7 ko dahil sobrang ganda ng kanyang vlogs. Kumikater ito sa kagandahan ng Pilipinas kasi umiikot lang siya sa buong Pilipinas at pinapakita niya kung gaano kaganda at gaano kabait yung mga tao sa Pilipinas. Gustong-gusto ko yung vlogs niya kasi merong content. Yung parang kapag pinanood mo yung videos niya or vlogs niya, parang ma-encourage ka na pumunta dun sa lugar na kung saan siya nag-vlog or na kung saan siya nag-video. Ina-idolize ko si Will dahil alam naman natin na open book siya dun sa pagkakaroon niya ng cancer. And sobrang strong niya kaya sobrang idol ko siya. Isa rin siya sa mga inspiration ko to move forward sa life dahil syempre hindi biro yung nangyari sa kanya. Favorite ko na video ni Will is yung dun sa Pasig River. Yung pagpunta niya pa lang dun sa Pasig River, eh umulan. Tapos ginamit yung drone niya, nawala pa nga yung drone niya. Tapos pinakita niya yung mga batang nagsiswimming dun sa
Pasig River na so wala silang takot na mag-tumbling at mag-ano. Tapos pumunta pa din sila sa ilalim ng tulay kasama si Daniel. Favorite po si Will Dasovich, comment down below. And now let's move on to number 6. Alex Bulsak. Yes, si Alex is talagang number 6 ko kasi sobrang cool at funny na kanyang videos and vlogs. At pag nanonood ka ng vlog niya, hindi ka pwedeng hindi tumawa, hindi ka pwedeng mag-smile, hindi ka pwedeng sumakit yung siya sa katatawa. Kasi sobrang funny niya talaga. Kasi natural talaga sa kanya yung pagka-komedyante. And maganda si Alex Gonzaga, syempre. And ang cute lang kapag nilalaro niya at yung paglinaloko niya si Mami Pinti. Isa sa pinaka-favorite ko na vlog niya is yung nag-date sila ng kanyang boyfriend at pumunta sila sa isang area na kumain sila ng fishbowl, kumain sila ng kwek-kwek kasama yung boyfriend niya at ang sweet-sweet nila. Yun yung pinaka-favorite ko. Kung sino may idol at favorite kay Alex Gonzaga, comment down below. Gonzaga, number 6, and let's move on to number 5. Lily Petals World. Yes, number 5 ko po si Lily Petals World. Actually, name po nila yon sa channel ng YouTube. Pero si Lily po is Korean and si James po, yung asawa niya, is Wakandan. So, pinaka gusto ko po sa vlog nila is yung kahit na meron silang ibang culture, nagmahalan sila, nagmerge sila at nagmatch sila para din sa mga anak nila. Yung parang kahit makikita mo yung pagka-natural ng family, natural na pamilya yung makikita mo. Kaya sobrang gustong-gusto kong pinapanood kasi actually pinupuyatan ko to lagi. Pinapanood ko kapag meron silang bagong vlog. Actually, hindi ko pa natatapos yung mga vlogs nila kasi iniisa-isa ko pa. Pero pinakagusto kong video nila is yung niloko yung ni James yung anak, yung si Lily na gusto niyang mag-adopt ng lalaki na Wakandan, purong Wakandan. Kasi daw yung anak niya is parang half Korean, half Wakandan. Galit naman tong si girl dahil sabi niya, wag mong sabihin yan sa mga anak natin because they are perfect. Sabi niya ganon. Wag mong sabihin 50-50 sila kasi they are perfect. 100% Wakandan ka, 100% Korean ako, so they are 200%. Ganun, sobrang nakita ko yung pagka-mother talaga ni Lily doon sa scene na yon. Kaya sobrang gustong-gusto ko talagang pinapanood sila. If favorite mo si Lily Petals World or love mo, please comment down below. We're finished number 5 na si Lily Petals World. Let's move on to number 4. BNT Production. Yes, Bakla ng Taon Production is my number 4 kasi sobrang enjoy na enjoy po ako nanonood sa kanila. Ang saya-saya lang panoorin sila kasi makikita mo talaga yung typical na Becky, yung sobrang harot, sobrang may nag-aaway, may nagtatampuhan. Parang nakikita ko lang yung mga kaibigan ko dati pag nagtatampuhan kami, tapos magbabate. Tapos yung mga content ng videos nila is nakaka-enjoy, lalo na yung mga challenges nila. Tapos makikita mo talaga yung dun, lalo na dun sa spicy noodle challenge, sobrang may umiyak. Tapos nag-guest pa sila sa isang TV station. So sobrang ang saya-saya nilang panoorin. At yung pinaka-favorite ka sa kanila is si Bebang. Kahit hindi siya Becky, hindi siya bakla. So, parang baklang babae siya. Pinaka-favorite ko si Bebang dahil aside from nakakatawa siya, sobrang feeling ko, ramdam ko at nakikita ko dun sa mga videos is napaka-witty niya. Kaya gustong-gusto ko. At pinaka-favorite ko na video at or vlogs nila is yung pumunta sila sa Pride March. Na nakita ko yung pagka-maharot, ang cute-cute lang nilang panoorin kapag umaharot sila sa mga boys, pag nakakita sila ng mga gwapo, yun. Para kasing syempre, as a part of LGBT community, parang napaka-proud mo na nakita mo yung mga kamukha mong Becky na sobrang kilala na sila. Favorite mo ang BNT Production, comment down below. And now, after BNT Production, let's move on to number 3. Nick Horton. Yes, Nick Horton is my third favorite vlogger. Yes, Nick Horton po is a YouTuber from other country at kasama niya lagi sa vlog niya yung boyfriend niyang si Brandon. Actually, Nick Horton is a bisexual and then yung kasama niya lagi sa video niya yung partner niya. Ang gusto ko lang siyang panoorin kasi ang sobrang cute lang.
sobrang cute at nakaka-overwhelm. Ang sayang panoorin kasi syempre as part of LGBT tapos makakakita ka ng parang dalawang lalaki na magpartner. Tapos ang saya-saya lang panoorin. Tapos ang sweet-sweet. Parang nakakainggit na parang gusto ko rin magkaganon, ganon. Pero more on kasi sa vlog nila is more on challenges. Lahat ng mga challenge yata na try na nila. Pinaka-favorite ko na vlog nila is yung first time nilang magkita. Kasi sobrang romantic kasi talaga. Sobrang ang saya lang talagang panoorin. Kaya gustong-gusto ko yun. Kaya number 3 sila sa akin. Favorite mo, si Nick Horton, comment down below. And now let's move on to number 2. Nas Daily. Yes, Nas Daily po is my number 2 favorite vlogger. Ayan. Bakit po si Nas Daily? Kasi sobrang ang ganda-ganda ng vlog niya. Kasi 1 minute lang siya. Mapapanood po siya sa Facebook. Napapanood ko siya sa Facebook at doon ko siya na-follow. Hindi ko po alam kung meron siyang channel sa YouTube. Pero vlogger po siya from other country. Pero umiikot po siya sa iba't ibang bansa. At nakapunta na po siya sa Pilipinas. Ang pinakam gusto ko doon sa vlog niya is hindi niya lang pinapakita yung lugar. Pinapakita niya kung gaan ano yung kultura at ano yung matututunan mo sa kultura ng isang lugar na pupuntahan niya. Tapos papakita niya kung gaano ano yung tao doon, kung paano sila mamuhay, sa 1 minute lang. So, parang ang ganda-ganda ng vlog niya. Kasi sa 1 minute lang, meron ang dami mo nang matututunan. Makakapunta ka na sa lugar na pinuntahan niya. Matututo ka pa kasi it contains moral lesson. It contains lesson talaga. So, marami kang matututunan dun sa vlog niya. Ang pinaka-favorite ko na vlog niya is yung pumunta siya sa Philippines tapos sinurprise niya yung girlfriend niya. Sinabi niya doon, nag-coach siya na hindi lang it's more fun in the Philippines sa Pilipinas kasi it's more love in the Philippines kasi daw siya kahit hindi daw siya hindi kinala si Nas Daily yung girlfriend niya. Parang kasi yung isang grupo na Pilipino doon parang welcome yung dalawang mag-jowa. Welcome sila kahit hindi sila kakilala at hindi sila kaano-ano. Kung favorite mo si Nas Daily, comment down below. And now, ang hinihintay natin, sino ang pinaka-favorite ko na vlogger? Ang number one favorite vlogger ko ay si Lloyd Cafe Cadena. Yes po, si Lloyd Cafe Cadena, si Queen Elsie po yung pinaka-number one favorite vlogger ko. Siya po yung pinaka-number one na favorite YouTuber ko din. Kasi sobrang nakakatawa yung mga vlogs niya. Sobrang may content. Kahit haul lang yan, parang mabibigyan ka na niya ng good vibes. Tapos, gustong-gusto ko rin pag nag-travel siya other country, tapos bibili siya ng iba't-ibang products, tapos hinusuot niya, ang kulit lang, ang cute lang. Pero ang pinaka-natouch ako kay Lloyd is yung kapag tumutulong siya sa mga mahihirap. Especially yung kung saan siya nakapaikot. Kasi dun sa area nila is parang squatter area na tinutulungan niya. Ang pinaka gustong-gusto ko sa vlog niya is yung 12 days of Christmas. Parang 12 gifts for Christmas. Parang pumili siya ng 12 na tao or 12 na family para matulungan niya, para yung mga wish ng tao na yon is tutuparin niya. Yung doon ako sobrang naiyak. Lagi naman niya talaga akong pinapaiyak pag lalo na kapag tumutulong siya. Isang gustong-gusto ko pa is yung pagbabalik siya sa school niya. Tinutulungan niya rin yung school niya na sa mga school supplies, kapag meron siyang blessings, binibigyan niya yung mga BNT. Sobrang nakaka-touch lang. Tsaka makikita mo talaga sa kanya yung sobrang mabait, sobrang tas madasalin pa, tapos sobrang helpful pa. At idol na idol ko siya kasi nag-start siya sa from root to fruit. Kasi from root dahil nag-start siya ng mag-vlog na sinasabi na fame war siya. Yung hindi siya pinapansin, binabash siya. Tapos, series goes by.
sumisikat siya. So nagte-trending siya sa mga memes niya, sa mga videos niya. So parang parang yung life niya is parang sinasabi na do it. Wait mo rin si Lyka din. Ako number 1 din siya sa'yo. Kung na nga po yung top 10 favorite vlogger ko. Try niyo rin po mag-video, mag-vlog na kasi yung top 10 favorite vlogger niya. And thank you for watching.